Now guys, this is Kuya Jed ng Money Talk. With our video, ay pag-uusapan po natin ngayon ang patungkol po sa mutual funds and UITF. Ano po ba ang mutual funds and UITF? At tingnan po natin kung ang investment instrument po bang ito ay applicable or maganda para sa atin upang maabot po natin yung ating po mga financial goals sa buhay. Okay, by the way, kindly subscribe po kayo sa ating YouTube channel, JSA Studio, and like and share nyo rin po yung ating pong video. Okay, ano po ba ang mutual funds and UITF? These are both food investment. It means, ito po ay galing sa iba't ibang tao. That's why, if they're like me, ako po ay maglalagay sa mutual funds and or UITF, yung pong aking investment ay isasama po sa investment din ng iba. Ngayon, yung pong pera na nakukolekta under a company or institution ng, na kung saan ay nagpapalakad po ng mutual funds or UITF, ito po ay kanila namang ini-invest sa different financial instruments such as bonds, money market, and stocks. Ibig sabihin sila na po ang namamahala ng pag-i-invest nito sa mga different kind of investments na kung saan ay maaari pong kumita. Ibig sabihin, kayo po na investor ay nawawala na po yung pasanin sa inyo na pag-aralan yung market kung saan po ba talaga dapat ilagay yung pera, and especially kung halimbawa stock market which is high risk, naiiwasan na po yung pag-aaral or yung masakit na, mahirap na pag-iisip kung paano po lalago yung ating pong pera. Ngayon, ito po, isang bahagi din po naman din. Siyempre, pag tayo po nag-invest, there are particular risks or certain risks na maaari pong ma-expose yung ating pong pera. That's why the returns of our money or the interest or yung pong maaari pong maging gain ng ating pong investment ay hindi po guaranteed. Yan po ang mutual funds and UITF. Ngayon, tingnan po natin ang kanila naman pong pagkakaiba. Pagdating po, saan po tayo maaaring mag-invest? Like mutual funds. Ang mutual funds po ay ina-invest natin through different mutual funds company. Like Phil Equity, ALFM, Growth Fund, na kung saan ay maaari po nating invest yung ating pong mga pananalapi. Ang UITF naman po ay sa mga commercial banks na kung saan ay meron po silang mga treasury department, at doon o ay maaari po natin ilagay or yung ating pong mga pananalapi to invest in UITF. Ngayon, example po niyan ay Banco de Oro, BPI, na meron po silang mga trust department na kung saan ay doon po natin nilalagay yung pong ating pong pananalapi at siya lang pong aasikaso sa atin when we want to invest in UITF. Ngayon, sino po ang nagre-regulate naman sa mga kumpanyang yan? For example, kung sa mutual funds are regulated po ng Securities and Exchange Commission. When it comes naman po sa UITF, ang mga nagre-regulate naman po dyan ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon, ano naman po ang ating pong binibili when we invest in mutual funds company? Ang binibili po natin ay common shares in the investment company. While in unit investment trust fund, ang binibili naman po natin na units of participation. Yan po yung mga ilang simpleng pagkakaiba po ng mutual funds and UITF. Ngayon, with our next video, pag-aaralan naman po natin ano po ba yung mga simpleng disadvantage and advantage po ng mutual funds and UITF that where we can consider our investment. By the way, kindly subscribe po kayo sa ating YouTube channel, JSA Studio, at nawa po nakatulong po ang ating video sa inyo. God bless po.